Kasama natin head coach ng LPU Lady Pirates. Nandito si Coach Cromwell Garcia. Coach, congratulations. Thank you. Okay. Congrats, Coach. Oh, si Coach, makakahinga na ulit. Grabe yung laban na yun, Coach. Hard-fought win against the San Sebastian Lady Stags. First off, congratulations. You had chances to put it away in 3 sets. Gusto kong malaman yung kung ano yung naging reaction nyo. How did the team absorb that set number 3 loss at paano kayo bumawi ng set 4? Actually, umpisa pa lang sabi ko sa mga bata, mahirap pa laban ng Basde. Mm-hmm. And alam naman natin na legendary coach, Coach Rodian. Well coached talaga sila. Kaya sabi ko hindi po pwedeng mag-take for granted nung magre-relax or magbababa ng laro. Kaya nung third set, medyo sabi ko ito na, umaangat na yung laro ng Basde. And sabi ko sa mga bata, hindi po pwedeng papayag kayo ng ganyan lang. Coach, gano'n ka stressed kanina? Kasi feeling ko talaga stress ka. Lalo nung, syempre, magkasunod yun ang third and fourth set. Yes. Parehas di kitan tayo. Okay, your thoughts, what was going through your mind? At syempre, ano yung na-discover mo dun sa team mo, lalong-lalo na na-survive nila yung set 4 na yun? Actually, sabi ko, character development. Along the way, matututunan naman nila na habang tumatagal, dapat lalong silang tumitigas okay. sa paglalaro. And then, yung mangyari kanina, third set and fourth set, wala naman akong masyadong iniisip kasi yung full trust ko nasa mga players ko na eh. Okay. Coach, bago kayo pasa kay Cheska dito, gusto mo pa ba ng mga character development games na ganito? Parang ang saya eh. Sabi ko parang mauubos na yung buko pagkatapos itong season na to. Coach, I just wanna know, ilang percent ba ang napakita nila today? Actually, in my rate, siguro mga nasa about 70% because yung pressure na. Yes. So we have more to look forward to sa lalaruin ng Lady Pirates in the upcoming games that they will have. Yes. Marami pa siguro kahit pa paano, marami pang ilalabas, marami pang inubuga. Yeah, may pala pa. Ito si Coach Cromwell. Again, we're just getting started in the season. 2 straight wins for you guys. I wanna talk about, you know, one player who is flying under the radar right now. Siyempre, ganda ng performance ng Dolorito, ng Duguna, even Pio is starting to perform here. Jaja Tulang, alam natin kung gaano ito kagaling. Season 97 pa lang, isa na ito sa mga leaders mo sa puntos. Pero dito, pag kinakailangan nyo, siya yung nagpo-produce high percentage today. What can you say about her performance? Actually, hindi pa yun yung na-expect ko sa kanya. Mas mataas pa ang level doon. Kasi knowing Jaja, yung hard work ng bata, iba. Yung focus niya sa ginagawa niya sa gusto niya mapapuntahan. Nagulat ka ba? Kasi syempre, eto si Jaja, I think, pandemic pala, nag-send sa'yo ng video. Hindi mo nakita yung laro. Nakita mo na sa practice na yung laro. Nagulat ka ba na ganito yung naabot niya ngayon sa kanyang at ganito yung nagiging performance niya? Actually, hindi. Kasi from the start pa lang, bubble time pa lang yung pagdating nila sa amin, even na hindi kami magkakakilala. Work ethic pa lang ng bata, nasa ibang level na. Mm-hmm. Kaya sabi ko, malayo ang mararating itong bata ko. Coach, si Heart Bio ulit, pag-usapan natin. Siyempre, back-to-back games, ang ganda ulit ng pinakita. Maj, ano mo siya eh? Surprised. Yeah. Surprise starter mo siya in the previous match, pero mukhang na-solidify na niya yung position na yan. Ang masasabi mo sa kanya, especially, you know, she didn't expect it, ginulat mo lang siya, tapos ganyan rumesponde. Actually, very proud. Sobrang proud ako kasi nakita ko naman na pinaghirapan din niya yung bagay na yan. Then, parang, nung umpisa, willing na siya na ano eh. Sige, dito ako sa bench. Muna. Then, nung nagulat siya, sabi ko, nung tinanong ko siya after, bibitawan pa ba yung pwesto na yun? Sabot niya sa akin, no. Oh, yun. Coach, gusto ko lang malaman, ano po yung something na nakita niyo kay Heart Bio? Ayun yung report kasi ni Mickey kanina. May nakita ka daw na something kay Heart. Kaya nilagay mo siya sa starting lineup. Actually, naging plano ko siya week before nung first game namin. Kaya sabi ko, parang along the way sumisistema na siya. Along the way na sabi ko, parang ang ganda ng ritmo. Ang ganda ng rhythm namin pag nandiyan dyan sa salon. Sabi ko, sige nga, try ko nga pagdating ng first game. Pero hindi ko siya ginawang starting during yung training. So doon na sa first game. So ginulat mo talaga. Ay, 1 week pa lang. 1 week ahead, nakikita na pala ni Coach Cromwell. Nag-perform na sa utak niya yung plano na yon. Okay, Coach, you know the drill. Siyempre, nanalo kayo. Pagkakataon mong batiin, pasalamatan, lahat ng sumusuporte sa inyo. To LLPU community, maraming salamat po. Especially sa Laurel family. Salamat po sa suporta at tiwalang binibigay nyo. And sa family ko po,
to my wife, Mallory, and happy birthday din sa kapatid ko, Cyril Garcia, and Daddy Tito, happy birthday po. Sana po kami ay patuloy niyong suportahan sa aming paglalakbay dito sa NCAA. Coach Cromwell Garcia, 2 straight wins to start off season 99. Coach, congratulations. Ayan. Coach. Thank you. Diba? Nakahinga na ulit naman. Nakahinga na. Hindi na siya mauubusan ng buhok. Okay, Coach Cromwell. Next game ba ulit, Coach? No more. More fun. Next game ulit. Ganyan ulit.